pusang belum kesaluku yang ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balangana, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking pinagalawan. Mapupunta ako sa nakaraan. Magmamasi kikilalani, iba't ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa siya isang buto, pare. Nakikilala ko po ang babae. Kasing liksi ng Bethel. Siya ang binibini na kung tawagin nila si Maria Clara. Ave Maria! Gracia plena! Dominus dicum benedictet uil mulirebus et benedictus fructus ventris tuilisus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, et in hora mortis nostris. Amen. Ano at ako ay yung sinilang na may kakampan na sumpa? Ipinakikiusap ko sa'yo. Ako ay yung kunin at dalhin sa iyong pinaruroonan. Nagmamakaawa ko, Panginoong Diyos, upang hindi na ako maaaring masaktan pa. O aking ina, sunduin mo na ang iyong buktong anak kasama ang mga santo at mga anghel. Mi vida no tiene sentido! Nahuwakas ang kwento ng Dolimitang Hereng na isinulat ni Jose Rizal sa isang epeko, kung saan isinilaysay niya ang mga naganap sa mga pangunahing karakter gaya ni Maria Clara na sinasabing itinathala ni Rizal bilang paglalarawan sa kabaihang Pilipino noong ikalabing siyam na siglo. Miss Maria Clara Cervantes! Miss Maria Clara Cervantes? Sir! Kamusta ang tulog mo? Ako, sir? Tulog? Hindi po! Nakikinig pa ko sa inyo. Kasi nananam ko po lahat ng sinasabi niyo. Paano maulit mabukas sa kwento si Maria Clara sa Luli ni Tangere? See? Palusot pa more. Paano kung hindi tulog, upset at nakikinig? Sorry ko. Gumawa ka ng book review at ang ng Noli ni Tangere at ang isis nito kung bakit napapanahon pa rin hanggang ngayon ang librong ito. Pag naaprobahan ko ito, ipepresent mo yan sa loob ng klase. Sir, teka lang, agad-agad.
napaka-responsable mong estudyante. Kapag wala kang mapasa, ibabasa kita. Hinabol ni Clay ang propesor, ngunit bigla na lamang lumakas ang ihipan. At kasabay nito ang paglaho na parang bula ng kanyang propesor. Pinagsawalang bahala na lamang hiyo ni Clay. Pumunta at pumasok na lamang siya sa kanyang trabaho. Buisit namang buhay ito! Napakamalas ko talaga! Girl, alam mo ba, para tayong SL for short, hampas lupa. Pero mas hampas lupa ka nga lang, kinaltasan pa sweldo mo. Yun nga, etchel ako at wala akong magawa sa buhay ko. Biruin mo! Wala pa akong tulog tapos kautas pa yung sweldo ko. Nakakainis! Dahil na sa mga taong gago sa mundo, 2K pa! Itatlong araw na sarang trabaho yun! Period, girl. Balik muna ako sa duty. Makamahan sana kayo! Mo. Flores, binubugbog ba kita? Ayusin mo yung mukha mo ha, baka palayasin kita. Kaya nga working student eh, kasi binubuhay ang sarili ko at hindi pa mapabigat sa inyo. Sumasagot ka pa talaga. Clay! Ano ba? Tumahimik ka na, nadapa na ako. Okay na, sige na. Kapasok ang bote ko, aalis na ako, sige pahinga na ako. Ayusin mo yung mukha mo, Clay ha. Joy, late na tayo. Wala akong masuot. Asha, pipi 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 pipi, ang dami mimi mimi mi bumili li 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 sa Shopee. Sa Shopee. Sa Shopee pipi pipi pipi, ang dali li 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 bumili li 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 sa Shopee. Sa Shopee. Free shipping pipi pipi pipi. COD, ang dali. Shopee. Free shipping and COD nationwide. Basta shopping sa Shopee. Ano ito? Igawa ito ng estudyante ko last year. Plagiarism, cheating, pagnanakaw sa pinagpaguran ng iba. Expulsion, yan ang parusa dyan. Mabuti na lang at maawain ako. I don't want to see you in my class. Bumalik ka na lang next year. Sir, huwag na ganun. Working student po ako. Pagod na ako. At hindi ko na kayang umulit pa. Nagawa ko lang yan dahil kulang ang binigay niyang oras at saka mahirap ko gawin yung pangmadalian. Hindi po ako si Wonder Woman. Ikasalanan mo din iyan. Kung naging maayos ka lang sa klasiko, edi wala kang problema ngayon. Dapat ginalingan mo sa klasiko kung ganyan pala. Yun na po, sir eh. Dito lang. Honestly po, mataas na po ang grades ko sa iba kong subject. Dito lang po, dito lang. Kasi di ko get kung anong saysay ng no limit ang heret sa kurso kong nursing. Ang kapal ng mukha mo! Sir, I didn't meant to offend you. Pero totoo naman, di ba? Nursing tapos no limit ang heret? Anong connect? Wala naman connection. Line,
anong meron tayo ngayon ay dahil yun sa kasaysayan. Anong meron tayo ngayon? Pagod, hirap, nanay laging bugbog sarado, tatay na may bagong pamilya, working my ass, ano pa ba? Ah! Kamalasan. Kamalasan ang meron sa akin, sir. So ano? Magpasasalamat ka ba ako sa kasaysayan? Guy, I'm sorry about your life. Pero kung gusto mo talagang graduate, gawin mo ng maayos ang book review. Dito ka bumasa sa libro ito, mas mainam na sa versyong ito, ikaw ay matuto. Pilit na gumawa ng book review si Clay at binasa ang librong binigay ng kanyang propesor. Sapagkat dahil sa pagod, nakatulog siya at sa hindi sinasadyang nahulog ang libro at kasabay nito ang paglakas ng hangin. Pagising ni Clay, idinala na siya ng libro sa mundo ng nobela ni Rizal, ang No Limit Angel. Bad morning again, world! Ay, Babeng! Sino ka? Ano at paano ka nakapunta sa aking silid? Hoy, sino ka din, no? FYI, kagising ko lang. Hoy, blamer ka, no? Nakagising ako nandito na. Wait, nasan ba ako? Diyos ko, nag-sleepwalk ba ako? Madres Kocha! Madres Kocha! Venice Spirit! Halika! Tulungan mo ako! Miss, no Espanyol? Despacito? Ano ba nangyari? Joke time ba to? Pinaprank mo ba ako? Huwag kang lalapit! Lalo na't hindi ko maintindihan ang iyong wika. Madres Kocha! Tulungan mo ako! Ah! Sino ka? Hindi ko alam. Nagmulat na ako. Nandito na siya sa aking silid. Sandali. Hindi ko rin alam kung saan ako napunta dito. Asan mo ba ako? Ito ang Beatario de Santa Catalina. At hindi kita nakikilala. Hindi ka nabibilang sa mga kolehiyala na naninirahan dito. Sino ka? Madre, di kaya siya isang ladrona? Hoy, ano akala niyo sa akin? Nanakaw? Grabe ka naman ha. Baganda ka po ng sana, pagbintang ka lang. Masama yan. Mahirap lang ako pero hindi ako magnanakaw. Ang konsensya ko po ay clean. Sos Mariosek, babae! Mag-ingat-ingat ka sa paraan ng pakikipag-usap sa isang kolehiyala. Hindi siya kung sino-sino lang. Siya, si Senyorita Maria Clara, banal na dalaga at anak ng diklasing Ginoo, si Don Capitan Tiago. Ako si Maria Clara? Tatay mo si Don Tiago? Wow, galing! Nolly Horn! So ikaw si Maria Clara? Saan si Crisostomo Ibarra? Kailan mo aking nobyo? Hello siya! Selosa yan! Gising ko lang ha! Sandali lang! Uwi na ako! Bye! Mamamiya! Saan ba ako? Ay, anong meron? Shooting ba to? Ano kayang pinikula? Char naman ha! Grabe effort! Ay, sino kayang mga artista? Ay, hala! Baka nandyan si Daniel Padilla! Oh, Madre Chuchu! Fan pa kita? Sunod ka na sunod eh! Wait, anong pinikula ang sinishoot dito? Ha? Pelikula? Ano yun? At ako si Maris Kucho. Hindi si Madri. Ano yun? Chuchu? Madre Escucha or Chuchu? Pareho lang yun. At oo, pinikula. Anong movie? Local ba international? Sino kayo pa ang artista? Pero taray, wala mga kamera. Baka hidden camera or kaya drone? Bini-bini, hindi kita maintindihan. Madre Chuchu naman oh. Stop na. Goods na yan. Yung acting mo, pang best actress na yan. Asan ba tayo? Intramuros ba to? Oo, sa Intramuros. Sa Beatario sa Intramuros. Ang layo? Paano kaya makapunta dito? Grabe, baka nalagayin na lang ako. Ouch. Bini-bini, ano ba iya yung kasuotan? Napakalitis ng tela. Mahabaging Diyos! Ah, ito? Crop top to. At saka pants. Sorry, hindi ako nabihis ng pantulong kagabi eh. Pagod kasi ako eh. Napakalipis at napakakonti ng tela ng iyong damit. Ay, oo nito. Ganyan talaga. Aesthetic eh. Diyan ka na nga at ang hirap mong kausap. Umuwi ka na lamang sa iyong kinaroroonan ng matumasay. Hoy! Matuchuchu sandali! Saan terminal or mga jeep dito? Ay, dala ko pala phone ko. Bakit walang signal? Bakit walang signal? Pero, dala ko phone ko. Ano ba dala ko?
Oo, Lieutenant. Ano pa ba? Ay, wala na. Ito sa nagkaraan. Pagbibili ng gamot, dapat supok, dapat trusted, dapat de kalidad. Oo, yun ilab yan. Oo, yun ilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Yun ilab yan. Yun ilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Yun ilab yan. Yun ilab yan. Trusted quality healthcare. Yun ilab yan. Ito sa nagkaraan. Ng Maynila. Pamantasan? Paumanin, ngunit ano po iyon? School yun. Kilalang university. Universidad? Kilalang universidad dito yun. Teka nga lang! Ano ba't nangyayari? Parang lahat kayo sinapian. Ipagpaumanin niyo po, ngunit ngayon ko lamang narinig ang ngalang tinutukoy ninyo. Weh. Joyente, pwede pa tingin? Maaari, ngunit huwag nyo lamang gugusutin. Baka ako'y pagalitan ng aking senior. 1884? Napakaluma yung joy niya, as in. Hindi po, Binibini. Ngayon po ay nasa 11 ng Mayo, taong 1884 na nga po. 1884. Yes nga, 1884 nga, di ba? Lakas ng trip niyo, ate. Thank you na lang, ha? Tumunog ng napakalakas ang kampana ng simbahan at si Clay ay naguluhan kung ano ang nangyayari. Ang paligid niya ay naiiba sa moderno niyang buhay. Sa kasuotan ng mga tao, sa paligid at sa pananalita ay ibang-iba. Dahil sa lakas ng kampana, unti-unti niyang napagtanto ang nangyayari. Naaalala niya na ang librong kanyang nabasa na binigay ng kanyang propesor. Sapagkat sa pagkakaalala niya ay sumakit ang kanyang ulo at unti-unting nawala ng malay. Naman ako. Sino nagbisa ko? Teka! Nasaan yung bra ko? Ano kayang kakaibang tara na ito, madre? Yan ang isang kasuotan na tumatakip sa kanyang dibdib. Kamangha-mangha! Saan kayo ito galing? Hindi lang yan, senyorita. Meron din siyang maikling kasuotan na tumatakip sa kanyang pang-ibabang kasalanan. Maria! Maria! Maria, gising na siya! Dalian niyo, senyorita at madre, escucha! Sino kaya nagkuha ng bra ko? Nakakaloka! Mabuting nagkamari ka na! Hoy! Akin yan eh! Akin yan! Ipagpaumanin mo kung aming tinignan yung takip sa dibdib. Ngayon lamang kami nakakita ng kasuotang ganyan.
Nakakaloka, wala pang bas panahon ito? Bra? Anong bra? Ha? Hindi niyo alam kung anong bra? So, ibig sabihin, underwear. Siguro naman meron kayong underwear. Underwear? Kaya palang habon ng paldan niyo kasi wala kayong panty. Binibini, ano itong gamit na nakita namin sa pantalon mo? Really? Hindi niyo alam? Cellphone to. CP for short. Ito naman Lipton. Para more baby boys. Baby boys? Ngayon ko lamang narinig yan, Binibini. Ikaw ba ay misira sa utak? Judger ka! Wait lang. Wala bang signal dito? Signal? Ano yun? Diyos ko naman, alien ba kayo? Signal! Para maka-online ka. Facebook, Insta, Twitter, yun. Huh? Wala ka ng cellphone? Ay, poor ha? Ay, bakit hindi gumagana? Anong meron? Hindi pwedeng masira to. Anyari sa phone ko. Wait. Gusto kong malaman. Paano ako nang balik dito? Pasalamat mo si Senyorita Maria. At pinasalunan ka niya. Kaya ikaw ay aking tinulungan. Pinihisa na rin kita para naman magmukha kang decente kahit papano. Patulong naman o. Paano bumalik? If the reason lang namin. Mukhang wikang Inglesia. Paano wikang Espanyol lamang ang ginagamit dito? Hala! Mukhang nasa no limit ang hirita talaga ako. No limit ang hirita? Isang Latin wika na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin. Perfect, Madre Chuchu! Nubila yun na Rizal at lahat kayo, characters lang, mind you. May pagtitipon ding mangyayari. Nabasa ko yan sa Kabanata 3. Diyos ko, mukhang nasisiraan ka na ng bait. Batid ng lahat na may pagtitipon na mangyayari. Huwag kayong maniwala sa kanya mga pinagsasabi. Buti pa't iwan muna natin siya para makapagpahinga at tayo naman ay mag-usap sa baba. Grabe! Kung hindi magnanakaw, baliw. Minus point kayo sa langit, mga bruhang kayo. Maria, niniwala ka ba sa estranghiyang iyon? Hindi. At tama kayo. Mukhang natakasan na siya ng bait. Nakakatakot. Huwag kayong matakot. At kailangan niya lamang ng tulong. Si, por favor, ipatid niyo na ang kruwain ng detective upang mapadala ang binibini niyo sa ospital ng detective. Kailangan na magamutin niyo niyang pag-iisip. Si, masusunod. Did you know that women preferred Old Spice for their men? 1 billion times more than 80 city body washes. Did you know that I'm writing this source? Backwards. Yeah. Pagkatapos ng pagtakas ni Clay ay nilibot niya ang Intramuros para hanapin ang daan pabalik sa modernong panahon. Sa pagkakataranta niya sa paghahanap ng daan pauwi, bigla na lamang niyang nabunggo ang lalaking na iiba sa lahat ng lalaki na kanyang nakilala sa buong buhay niya sa moderno man o dito sa panahong napuntahan niya. Isang lalaking makisig at matipunong lalaki na ang pangalan pala ay Crisostomo Ibarra, at isang importanteng panauhin sa nobela na kanyang makakasama sa mga pasikot-sikot na mga problema, kasayahan at paghihirap na nakapaloob sa librong No Limit Ang Mare. Ang makisig na Ginoo nga ba ang tutulong sa kanya upang makauwi sa kanyang mundo o siyang magiging rason upang hindi makauwi at manatili sa libro habang buhay? Makakauwi pa nga ba si Clay sa kanyang mundo o hindi na kailanpaman? Paano rin nyo balang nga?
sa nagkaraan. Magmamasay, kikilalanin, iba't ibang tao ang hahanapin, tibok ng puso ang magdadala sa akin. Nakikilala ko po ang babae. Kasing liksi ng Benfer. Kumusmile ako. Kaya kaya paguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari. Kung naging maayos ka lang, sawa ka muna. Huwag niyo, ab, ab. Naging noong dikla. Ha? Sino ka? Ah! Ta! Bibi, boss? Ngayon ko lamang na rin yan, Bibi. Kabain. Sino sa ota? Judger! Hindi na makatawa. Ay, yung katawa! Ano yung gawin? Sino ka mo? Judger na to! Sino ka mo? Saan ka pupunta? Ginigising mo ka? Flores! Pinagbili na ako kung... Artist naman sa Radoy? May kapag na ang hesi yung panin ka. Ito ako sa shoot, gano'n!